Akala ko normal lang lahat. Akala ko pagod lang ako. Nahihilo. Mabilis ang tipok na puso. Para akong sinasakal at tipong buong katawan ko'y manhid na't hindi makaramdam. Akala ko normal na kabatakot lang. Ngunit araw-araw na akong binububog ng emosyong hindi maipaliwanag. Ang hirap. Nahihirapan na ako. Hanggang sa nagsabay-sabay na lahat. Punong-puno na ng takot at pangamba. Sinugod si Lola sa ospital dahil sa stroke. Nag-resign sa trabaho at kinailangan magbantay dahil critical na ang lagay niya. Sabay pa ng paghahanda ko para sa agriculture licensure. Doc? Bakit si mama? Pagkakas niya ko yung mama ko. Please po. I'm sorry to tell you. She's dead. Time of death. 8:22 a.m. Marinig kong paghihipitan sa pagpano ng isang pasyente mula sa kabilang kwarto. Natakot ako. Natakot ako na baka ito rin nakahinat na ni Lola. Nakausap niyo ba ngayong araw si Mayi? Hindi nga rin siya nagpaparamdam sa akin eh. Pero si JD naman, sabi niya, busy lang siya ngayong araw na to, kaya hindi muna siya nakasama sa mga catch-up natin for tonight. Hindi nga rin siya nagre-replace sa akin eh. Gusto na kaya siya? Okay lang kaya siya? Isang buwan na rin siyang hindi nagpaparamdam eh. Please, naguguluhan ko.
Natatakot ako. Nahihirapan ako. Namatay si Lola. Tapos ganito pa ako. Hindi ko na kaya. Ikaw na lang. Hindi mo talaga kala. Ako na lang ang gagawa para sa ating dalawa. Nandito lang ako. Hindi biro ang mga kala na sangkaakibat ng aking karamdaman. Pansamantala ko munang itinigil ang aking medikasyon. Dahil pakiramdam ko, sa tuwing iinom ako ng gamot, mas lumalala ang epekto sa aking kondisyon. Maging ang gastusin para sa mga gamot ay pinili ko munang isang tabi. Dahil hindi sapat ang kakayahan ko makapaglaan sa aking sarili.